Magandang araw po sa inyo mga kaaswang. Tuwagin nyo na lamang po ako sa pangalang Maril. Hindi ko tunay na pangalan at 39 anyos na at kasalukuyang naninirahan dito sa lalawigan ng Quezon City. Tubong Maynila po ako mga kaaswang at nais ko lang ibahagi sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ang aking hindi malilimutang karanasan. Kasama ang aking kaibigang si Andrea. Nang minsang magbakasyon kami sa kanilang probinsya na hindi ko na lamang babanggitin pa ang baryo kung saan naganap ang pangyayaring ibabahagi ko sa inyo. Basta po ang baryong iyon ay nasasakupan ng Samar. Nangyari ito dekada 90, Sir Caspar, at nung mga panahong iyon ay dalaga pa lamang kaming pareho ng aking kaibigang si Andrea. Sumakto kasing bakasyon iyon sa eskwela at kinakailangan umuwi ni Andrea sa kanilang probinsya. Kung kaya naisipan itong isama ako, agaran naman akong pumayag at sumama sa kanya para magbakasyon sa kanilang probinsya. Dahil sa laking Maynila nga ako, ay hindi ako naniniwala sa mga sabi-sabing may aswang umano sa mga liblib na probinsya at huwag masyadong makikipag-usap sa mga tao. Lalo na kapag hindi ka kilala, baka kasi mabati ka raw. Hay nako Andrea, uso pa ba yung mga ganyan? Pagtataray ko sa kanya. Basta makinig ka at maniwala ka na lang sa mga sinasabi ko, tugon nito sa akin. Oo na, sige na. Ikaw ang bahala. Maniniwala na ako sa mga sinasabi mo. Mataray kong wika. Isang araw, kasama ko ang kaibigan ko nang magtungo kami sa isang liblib na baryo kung saan naroroon umano ang mga kamag-anak ng kanyang mga magulang na hahatiran niya ng kanyang pasalubong. Hindi naman ako nagpaiwan para makapamasyal na rin ako. Maliwanag pa nang umalis kami sa kanilang bahay dahil pinilit kong maglakad na lang kami ng kaibigan ko patungo sa baryo kung saan naninirahan ang mga kamag-anak nila. Noong una ay hindi pa siya pumayag sapagkat malayo-layo daw ang kinatitirhan ng mga ito. Subalit napilit ko rin siya sa huli nang sabihin kong, minsan lang naman ako makapamasyal dito. Isa pa, kung kaya naman natin palalakarin ang bahay nila, edi lakarin na lang natin. Total, hindi naman mainit dito sa dinaraanan natin kasi mapuno naman. Wika ko sa kanya. Napabuntong hininga naman siya at nagwika na. O siya. Basta huwag kang magre-reklamo sa pagod ha. Oo naman, ako pa. Masayang tugon ko. Sus, yari ka sa akin mamaya kapag nagreklamo kang babaita ka. Pagbabanta ni Andrea. Nginusuan ko naman siya at nagsabi nang, baka ikaw pa nga ang magre-reklamo kaysa sa akin mamaya eh. Ah, basta. Tara na. Huwag na huwag kang magre-reklamo talaga. Habang naglalakad kami ay namamangha ako sa mga tanawing nakikita ko sa bawat dinaraanan namin. At talagang napakapayapa ng paligid. Tanging mga hunan ng ibon lang ang maririnig mo. At sariwang hangin ang malalanghap mo. Hindi tulad sa syudad na maingay. At mainit ang hangin sa katanghaliang tapat. Isa pa, mausok at malikabok pa sa Maynila. Makalipas ang siguro'y kalahating oras na paglalakad namin ni Andrea, ay nakaramdam na ako ng pananakit ng bintek, pagod at nauuhaw na rin. Kaya naman sinabi ko muna sa kaibigan ko na magpahinga muna kami. Tumingin naman siya sa kanyang orasan saka nagwika na. Gagabihin tayo kapag nagpahinga pa tayo ng matagal dito. Medyo malayo pa kasi yung pupuntahan natin, Bisti. Kaya bilisan na nating maglakad. Sambit niya
Napabusangot naman ako sa tinura ng kaibigan ko. Pagod at uhaw na nga ako eh. Mas mabuti pa bumili na lang muna tayo ng maiinom o makakain man lang. Wika ko sa kanya. Doon ka na lang uminom at magpahinga sa bahay ng tiyahin ko kapag nakarating na tayo. Akmang hihilahin niya na ako para magpatuloy sa paglalakad. Nang sa di kalayuan ay nasipat ko ang isang panaderya. Amoy na amoy ko ang napakabangong samyo ng tinapay mula sa kinaroroonan namin. Agaran ko namang itinuro ang panaderyang pinipilahan ng napakarami. Ayun o, may panaderya roon. Tara, bili muna tayo. Sakto mag-alas 3 naman eh. Magmerienda muna tayo sandali. Wika ko. Wala nang nagawa pa ang kaibigan kong si Andrea, kundi ang sumunod na lang sa akin. Dahil nauna na akong tumakbo papalapit sa panaderya. Noong makalapit na ako sa tindahan, ay napakunot noo ako at nagtaka. Dahil napapansin ko na nagtinginan sa akin ang mga nakapila roon. Hindi ko na lang sila pinansin at nakatingin lang ako sa bandang unahan dahil na rin sa iisang klase lamang ang binibintang tinapay. Habang naghihintay ng makabili ay may biglang sumingit na matandang babae at nagsalita ng, "Huwag kang pumili dito, iha. Mukhang tayo ka pa naman dito." Garalgal at pabulong na wika ng matandang babae at marahan pa ako nitong tinutulak. "Ha? Bakit naman po? Bibili lang naman ho ako ng tinapay." Tugon ko sa matanda. Magsasalita pa sana ulit ang matanda nang biglang magsalita ang tendero ng panaderya. "Paunahin nyo na iring dalagat, mukhang may lakad pa iyan." Nakangiting tura nito at matalim na tinignan ang matandang babae. Napatingin ako sa kaibigan ko at napansin kong nagtataka rin ito. At manghihilain niya na sana ako. Nang biglang magsigilid ang mga taong nakapila sa tindahan at binigyan ako ng daan ng mga ito upang mauna ng makabili ng tinapay. "Tara na, Maril. Hindi dapat tayo bumibili sa daan ng basta-basta." Pabulong na wika sa akin ng kaibigan kong si Andrea. Dahil sa hiya ko sa mga taong nakapila na gumilid pa para sa akin, ay wala na akong nagawang iba kundi ang tuluyan na lang bumili. Matapos kong bumili ay nagpasalamat na muna ako sa mga ito bago ako tuluyang umalis kasama ang kaibigan ko. At nagpatuloy na kami sa aming paglalakad. Nawirdohan lang ako sa tindahang iyon dahil tanging tinapay lang talaga ang tinitinda nila at wala nang iba. "Grabe naman ang tindahan na yun, Biste. Napansin mo ba? Puro tinapay lang ang kanilang paninda." Wika ko sa kanya. "Ikaw kasi, sabi ko sa iyo, huwag kang basta-basta bumibili eh. Pagka mamaya may nilagay pa sa tinapay na yan ng kung ano." Saway niya. Dahil sa gutom na nga ako ay hindi ko na siya pinakinggan pa. At habang naglalakad kami ay kinain ko ang nabili kong tinapay. Inalok ko pa ang kaibigan kong si Andrea na kumain ng tinapay. Subalit umiling lang ito at sinabing busog pa umano siya. Tandang-tanda ko pa mga kaaswang nasarap na sarap ako sa pagkain ng tinapay na iyon habang naglalakad kami sa daan. "Bahala ka. Kung ayaw mong kumain, masarap pa naman ang tinapay na to." Wika ko pa. Magdidilim na nang makarating kami sa baryo ng kamag-anak ng kaibigan ko. At sa hindi ko inaasahan ay liblib na baryo na pala ang kanilang lugar. Sa kadahilan ng napapaligiran na ito ng mayayabong na talahiban at nagtataas ang puno sa gilid ng daanan. "Dito nakatira ang kamag-anak mo sa lugar na ito, Andrea?"
Tanong ko sa kanya. Oo, bakit? Balik na tanong niya. Ha? Wala naman. Nakakatakot lang kasi dito eh. Pabulong ko sa kaibigan ko. Nakikita kong pagpasok ng pagpasok pa lang namin sa baryong iyon ay nagsisipagtinginan na sa amin ang mga taong naroroon, na parabang noon lamang sila nakakita ng mga taong dayo. Sinabi ko naman sa iyo kaninang sumakay na lang tayo eh, para mapabilis tayo sa pupuntahan natin. Reklamo niya sa akin. Ayos lang rin tong naglakad tayo, parang namamasyal na rin naman tayo. Nakangiti kong sagot. Sumimangot naman ang kaibigan ko at nagpatuloy na lang kaming maglakad. Makalipas ang ilang sandali ay tuluyan na naming narating ang maliit na kubo at may natanaw akong matandang babae ang papalapit sa amin. Iha, napasyal kayo? Bakit ganitong oras naman kayo pumasyal dito sa baryo namin? Nakangiting bungad na tanong ng matandang babae sa amin. Pinapaabot po kasi ni inay ang pasalubong para sa inyo, Lola. Tugon ni Andrea sa matanda na napag-alaman kong iyon pala ay ang kanyang lola sa ina. Nang madako ang paningin nito sa akin ay nanlaki ang mga mata nito. Tsaka agarang kinuha ang daladala ng kaibigan ko at hindi na kami nito pinapasok pa sa loob ng bahay. Nagsama ka pa talaga ng kaibigan mo, iha. Dapat hindi na kayo nagpunta dito ng ganitong oras. Alam mo namang delikado ang baryong ito, di ba? Pag-aalalang wika ng matanda. Tumango naman si Andrea at humingi ng paumanhin sa matanda. Dahil nakalimutan niyang baryo pala iyon ng mga aswang. Matagal na panahon na kasi siyang hindi nakadalaw sa kanyang lola. Kung kaya, nalimutan niya na kung anong klaseng baryo ang kanilang napasukan. Umalis na kayo rito at bilisan niyo na, lalo pat may dayo kang kasama. Nako, alam mo namang mabango sa mga aswang ang dayo. Wika pa ulit ng lola ni Andrea. Nagtataka man ako kung ano ang nangyayari dahil napansin kong tila ba natatarantang matanda at hindi ito mapalagay. Ngunit hindi na lang ako nagtanong pa kay Andrea. Dahil nakaramdam na rin ako ng matinding takot at kilabot. Lalo na nang makita ko ang mga taong titig na titig sa amin sa hindi kalayuan. May nalalanghap rin akong kakaibang amoy. Naamoy malansang dugo na parabang malapit lang ang baryong iyon sa palengke. Kung kaya sumasabay sa simoy ng hangin, nalalanghap ko ang malansang amoy ng dugo ng hayop. Kaya hindi ko napigilang mapatakip ng ilong. Matapos nilang mag-usap ay agara na kaming pinaalis ng matanda. At nagsabi ito sa aking kaibigan na magmadali na kaming maglakad. Nang sa ganoon ay makabalik kami kaagad sa baryo nila Andrea. Kaya naman nagmadali na kaming maglakad. At halos makaladkad na ako ni Andrea. Sandali, biste. Masakit na yung paa ko. Makakaladkad mo na ako. Reklamo ko sa kanya. Halika na, bilisan na nating maglakad. Wika niya. Tika lang, bakit ba? Makakarating din naman tayo sa baryo niyo ah. Huwag ka lang magmadali. Wika ko pa dito. Basta. Mamaya ko na ipaliwanag sa iyo pagdating natin sa bahay. Narinig mo naman siguro ang sinabi ni Lola, di ba? Kung anong klaseng baryo itong napasukan natin. Wika niya sa mahinang boses. Nang marinig ko naman ang sinabi niya ay naging dahilan iyon para magtaasan ang mga balahibo ko sa batok at agara na akong nagmadaling maglakad. Naloko na. Nandito kami sa liblib na baryo ng mga aswang. Bubulong-bulong ko sa sarili. Ilang sandali pa ay nakalabas na kami sa baryong iyon.
At napapansin kong sinusundan pa rin kami ng tingin ng mga taong naroroon sa baryong iyon. Makalipas ang ilang sandali ay nagpahinga muna kami dahil sa napapagod na ako kakalakad. Hanggang sa maya-maya pa'y akmang magpapatuloy na sana kami sa paglalakad. Nang bigla kaming makarinig ng mahinang angel sa gilid ng daanan at tila ba galit na aso iyon. Nagpalingalinga pa kami sa gilid at sa likurang bahagi ni Andrea. Subalit noong makita namin ang nilalang ay saglit kaming naniga sa kinapipestuhan namin. Sa kadahilan ng dahan-dahan itong naglalakad papalapit sa kinaroroonan namin. Umangil ang nilalang at nakalabas ang matutulis na mga ngiping. May mga malalapot na laway pang naglalaglagan sa lupa. Anong klaseng hayop yan? Turo ko sa malaking nilalang na hindi ko maintindihan kung anong klaseng hayop yan. Aswang yan. Aswang. Takbo na bisti. Sigaw ni Andrea at kaagad na akong hinila patayo. Dahil sa buong buhay ko ay noon pa lamang ako nakakita ng ganoong klaseng nilalang. At sa maniwala man po kayo't sa hindi, nang mga sandaling iyon ay tila papanawan na ako ng ulirat dahil sa sobrang nakakahilakbot at nakakatakot ang itsura ng nilalang na tinatawag na aswang. Kung kaya't kumaripas na ako ng takbo at hindi na inalintanang naiwanan ko na ang kaibigan kong si Andrea. Maril, sandali, hintayin mo ko. Rinig kong sigaw niya sa akin. Humabol naman sa akin si Andrea at narinig ko pa ang pagtawag niya sa pangalan ko. Hanggang sa maya-maya pa ay nakarinig na ako ng huni ng wakwak at mga yabag ng paa na tila ba naghahabulan. Kung kaya mas lalo pa akong kumaripas ng takbo. Hanggang sa ilang sandali pa ay natanaw ko na ang mga kabahayan. Bilisin mo na ang pagtakbo, Andrea. Gusto ko pang mabuhay. Sigaw ko habang hindi ito nililingon. Ito na nga, tumatakbo na nga ng mabilis eh. Sigaw ulit ng kaibigan ko sa akin. Makalipas pa ang ilang sandali ulit ay nakarating na kami sa kabahayan. Kung kaya doon na ako nagpasyang huminto sa pagtakbo at lumingon. At noong lingunin ko na nga ang kaibigan ko, mga kaaswang, ay may nakita akong malaking ibong lumipad palayo at dalawang naglalaki ang asong may wangis ng tao na nakatanaw mula sa malayo. Nang makarinig ako ng kumosyon ay agarang nagtatakbo pabalik sa pinanggalingan namin ang dalawang asong nakita ko. Ayos lang po ba kayo mga iha? Tanong ng mga taong nakarinig sa sigawan naming dalawa ni Andrea. Nangangatog ang katawan ko at sinabi sa kanilang hinahabol kami ng mga aswang. Nang malaman nga ng mga tao na nanggaling kami sa liblib na baryo, sa unahan ay doon pa lamang ang mga ito nagsabing baryo umano ng mga aswang iyon. Mabuti at ligtas kaming nakalabas sa baryong iyon. Dahil kung hindi ay malamang sa malamang ay nakain at naging hapunan na kami ng mga aswang sa baryong iyan. Nagsuhestyo ng iba sa mga taong nakiusisa sa amin na ihahatid na lang nila kami papunta sa bahay ng kaibigan ko. Sige po, maraming salamat po talaga sa inyo. Nanggagatal na wika ko. Agara namang hinatid na nga kami ng tatlong lalaki na nagmagandang loob sa amin. Sa loob pa lang ng tricycle ay kakaiba na ang nararamdaman ko na tila nahihilo at nasusuka ako. Nagiging dalawa na rin ang paningin ko at tila ba may kung anong gumagalaw sa loob ng lalamunan ko. Nag-aalala naman akong tinanong ng kaibigan ko nang makita niyang namumutla na ako at sobrang lamig na ng katawan ko. Subalit napakainit umano ng nararamdaman ko.
Ramdam na ramdam ko din ang pagsakit ng tiyan ko na parang hinahalukay ang kalamnan ko. Nangingiyak-ngiyak na ako sa sakit na nararamdaman ko. Nang makarating kami sa bahay nila Andrea, ay tuluyan na akong nawala ng ulirat at hindi ko na alam ang sumunod pang nangyari. Ayon naman sa kaibigan ko na pagkababang pagkababa ko pa lang ng tricycle, ay nagsusuka na ako at nawala na lang bigla ng malay. Mabuti na lang at agaran akong nasalo ng isa sa mga lalaking tumulong sa amin, dahil kung hindi ay tiyak na mababagok ang ulo ko sa mabatong daanan. Nang maipasok umano ako sa bahay nila, ay kaagad na nagpatawag ng manggagamot na albularyo ang kanyang ama at ina, na nagmula pa sa kabilang baryo ang manggagamot na tawagin na lang natin sa pangalang Caberteng. Lahat ng mga nagkakasakit sa baryo o sa kabilang baryo ay dinadayo siya upang magpagamot. Kaya naman nang makita ako nitong wala pa rin malay at putlang-putla na ang bibig ay napaantanda ito at nagwika ng, "Diyos ko, kawaan niyong batang ito at napakarami ang nagnanais na makuha siya." Bulalas ng manggagamot at agaran na ako nitong nalapitan at nag-usal ng orasyong panggamot sa akin. Bahagya pa nitong itinaas ang suot kong damit at itinapat nito ang dalawang daliri sa ibaba ng pusod ko. Laking pagtataka nila na bigla na lang akong nagising at nagsusuka ng kulay itim na likido na tila panis at bulok na dinuguan. Tinanong ng albularyo sa kaibigan ko kung ano ang kinain ko at gayon na lamang ang pagsusuka ko. Ikunento naman ng kaibigan kong si Andrea ang lahat ng nangyari sa amin. At noong bumili at kumain ako ng tinapay, kahit pa pinagbawalan niya ako. Kitang-kita naman sa mga mata ng matandang manggagamot na albularyo ang pagkagulat nito, at agad na humingi ng isang basong tubig sa kaibigan kong si Andrea at inusalan ito ng orasyon. Pagkainom ko ng tubig ay agad na naman akong nasuka na mga hindi maintindihan at napakabahong amoy. At napakabaho ng amoy nito na hindi talaga kaaya-aya, na parabang kumain ako ng hasang ng isang isda na nabubulok na. Nakita kong napailing na lang ang manggagamot at agad niyang pinahiran ng langis na ginagamit nito sa panggagamot. Nakita kong napailing na lang ang manggagamot at agad niyang pinahiran ng langis ang tiyan ko na ginagamit nito sa panggagamot. Pagkaramdam ko ng mga oras na iyon ay guminhawa ang aking pagkaramdam. "Lintik ng mga aswang na yan. Hindi talaga titigil hanggat hindi nakakapangbiktima ng mga dayuhan." Galit na sambit ng matandang manggagamot. At agaran itong nag-usal ng iba pang orasyon na hindi ko maintindihan kung ano ba ang mga sinasabi niya. Makalipas ang ilang sandaling gamutan, ay tumayo na ito at nagpausok sa paligid ng bahay ng insenso habang nag-uusal pa rin ang dasal na orasyon. Gulong-gulo at hindi talaga ako makapaniwala sa mga nangyayari ng araw na iyon, sa kadahilan ng hindi ko akalain na simpleng tinapay ay ikakapahama ko ng husto, lalong-lalo na ng mga tao sa paligid. Matapos mag-usal ng albularyo ng proteksyon sa bahay ng mga magulang ni Andrea, ay hinarap ako nito at nag-uwi ka na. "Huwag kang basta kakain ng kung ano-ano sa daan, iha. At ikakasama iyan ang buhay mo't ikakapahamak. Pasalamat ka at naagapan ka kaagad kung hindi ay. Makalipas lang ang 3 araw, magiging aswang ka na din. Sa kadahilan ng nayanggaw ka ng aswang, iha." "Opo, Manong. Pangako po, hindi na ako kakain at bibili sa mga liblib na baryo."
Naiyak ako sa sinabi ng albularyo. At napayakap na lang ako sa kanya bigla dahil sa pagligtas niya sa buhay ko. Malaking pasasalamat ko sa lahat ng mga tumulong sa akin ng araw na iyon. At magmula nga nang mangyari iyon mga kaaswang, ay hindi na muli akong sumama pa sa lugar ng kaibigan kong si Andrea. Naging aral na rin sa akin na huwag basta-basta kakain sa ibang lugar. Mas mabuti pang magutom na lang ako kaysa ang maging isang aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming maraming salamat po sa lahat. Muli po, gumagalang, Marel. Bago po tayo magtapos mga kaswang, shoutout ko lang po lahat ng nagpapa-shoutout. Shoutout po kay Richie Mariarte. Shoutout po kay Jean Antisoda from Davao City. Shoutout po kay Raiden Hervieto. Shoutout din kay Howard TV. Shoutout kay Grace Mendez. Shoutout din kay Lindilo Almada. Oy ma'am, pinapa-shoutout ka ng jawa mo. Sana mapakinggan mo. Shoutout po kay Marie Claire Doke. Shoutout din kay Raquel Gatbonton, new subscriber natin. Shoutout din kay Alfredo Lembre Jr. Shoutout din kay Rowena Vio Vicente ng Kuwait. Uy, ingat ka dyan ma'am. Shoutout din kay Julie Perez. Yun lang po muna sa ngayon ha. Sa susunod muli yung iba. Maraming salamat po sa inyo. Kita kits.